Inay ko po, Sabado, alas 10 ng umaga. 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 Inay ko po, Sabado, alas 10 ng umaga.
Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Inay ko po. Sabado, alas 10. Yung isa't isa, so pa. Inay ko po. Sabado, alas 10 ng umaga. Chris Gino Ortaleza, creative producer, at Kian Cipriano. Ang motto namin nung pinagtagpo kami is till death we do art eh. At sobrang lucky kami ni Kian na nagagawa namin siya, na sinosurprise kami ng mundo kasi malaki siya managinip, si Kian, super. And I'm very lucky to have a partner like him. Aww, sweet naman. Sweet. Lucky to have a partner. Alam mo, soon enough, fifth year na nila ng OC Records next month. Congratulations! At doon nila ilalaunch na pati mga artista, iha-handle na nila. Kasi kaya naman pala nila, nakakatuwa. Maganda yun kasi artists support kapwa artists. Diba? Parang they learn from each other. Until death we do art. Yeah. Kaya pala sabi ko nung nilaunch yun, nandun sila Bea Benene, nandun sila Heaven Peralejo, Marco Gallo. Kasi ko, ba't may artista? Ba't yun si China? Yung pala si China yung creative producer. Napakalaki nung kanyang papel doon mismo sa proyekto na iyon. Oo. Tsaka nun mo lang nalaman, diba? Hindi yung kailangan gayahin mo ko, ha? Kailangan ganyan. Parang hindi mo masyado na-feel na in-impose niya yung sarili niyang image dun sa mga artists niya. Parang they're still their own artists, pero siya yung producer. Parang gano'n. Actually, anong to, no? Tie-up nila with Viva. Mm-mm. Galing, sobrang galing. Oo, maganda siya. So, aabangan natin yan, mga kapatid. At ito naman, congratulations kay Inay Valerie Concepcion para sa kanilang first child ni Itay Francis Sunga. At sa kanyang IG post, ibinahagi ni Inay Valerie ang kanilang baby bump. Ay, parang hindi naman obvious. Pero, sige, ang ganda-ganda. Ayan, yan yata ang uso. Kailangan busog lang ako, pictorial. Ayon sa 35-year-old actress, very happy siya at excited sa pagdating ng kanilang baby. Answered prayer daw ito dahil nagtalagang nag-novena sila mag-asawa. Best Mother's Day gift daw ito para kay Inay Valerie. Oh, sobra. Ayan. They do have children sa both ano nila, di ba? Oo, partners parang nila. Ano siya, blended. Yes. Pero exciting pa rin yun kasi talagang yun yung talagang... Nako, a child is a blessing. O, di ba? Pero eto na, Sunshine Cruz, pag-usapan natin yung celebration niya. Usap-usapan ngayon sa social media ang Mother's Day post ni Inay Sunshine Cruz. Makikita kasi kasama niya sa isang picture ang kanyang ex na si Cesar Montano at current girlfriend nito na si Kath Angeles. Kasama rin sa litrato ang isang bulaklak na bigay daw ni Cesar at ni Kath kay Inay Sunshine. Nagpapasalamat si Inay Sunshine rito. Aniya, masaya mga anak niyang makita silang ganito. Panalo ang mga anak dito, day. Alam mo kung masasabi ko lang, Inay Pat, I'm so happy they reached this peace in their lives. I do remember nung time before, kami nung TV5 Novaliches Days, pumupunta pa kami nung si Sunshine at si Cesar pa sa Italian restaurant nila sa Quezon City. Sinusupport namin bilang wala lang. Naging friends nila kami sa News 5. Tapos, nun nga, syempre, nakasama rin kami mag-cover nung kanilang ano, no, nung masalimuot na time sa kanilang marriage until now that they found peace and partners for sa side ni Cesar and si Sunshine hopefully soon. Ang maganda dyan kasi not, civil sila okay lahat. Tapos naiintindihan ng mga bata at nakakapagtapos sila ng pag-aaral. Oo. Congrats din pala doon sa anak ni Cheryl Cruz na nagsumma cum laude. Naku, Sunshine. Hindi, pati rin na Sunshine. Sila magpinsan, nakaproduce si ano naman, si Cheryl naman sa Amerika naman nag-aral yung anak niya. Okay. Kaya I pala love hindi ko nakikita, hindi ko nasasay. Oo, kasi talagang si Cheryl daw kasi cum laude, yung anak niya suma. Naku, sana all. Baka alam mo pa,
sino ang kanilang... Inay Pat, yan yung calling mo. Magaling ka sa ganyan. Oo, talagang parang ano, improve the race, di ba? Oh. Mga guys, oh, sana all. Ayan. Oh, dumako naman tayo sa susunod nating topic. Para mag-enjoy tayo, makakatulong pa kayo sa mga kapatid natin na mabigyan ng mas maayos na edukasyon. Ang guest natin ngayon, ipapaliwanag kung ano itong colorful event na ito. Makakausap natin ang organizers ng Color Run 2023 for Education. Let's all welcome Jeth Ibanez, Project Chairman ng JCI Manila. Kasama rin po si Ralph Salas. Wait, Inay Pat, iba ata muna ang igigest natin. Ay, iba! Inurong nila okay, ang ating okay. Mga, ano, napakaganda. Dahil pinag-uusapan natin magagandang nanay. O, sige. Magigest din tayo ng napakagandang beauty queen. Ay, gusto ko yan. Diba? Isa lang siya sa unang inay na nakasali sa Miss Universe Philippines this year. O, so, sobrang diba? Ganda niya, inurong natin. Talagang siya, binungad natin ngayong siya. Umaga. So, sino siya? Sino nga ba siya? Well, para ibahagi nga yung kanyang kwento, let's welcome yung ating Claire. That's My Nanay. Welcome, Miss Universe Philippines Top 18, Inay Claire Yel Dakanay. Good morning, Claire! Hi, Claire! How was your experience in Miss Universe Philippines? It's a lifelong learning for me. Like, it's more of, there's so much impact that I can apply to right now. Like, for example, the pasarela, it really helped my posture before because I was very... The term is Cuba. So like now, it's much better when I walk. My posture is much better. Also in terms of like public speaking, before I really couldn't talk in front of a panel or like in front of a huge crowd. So right now, this is actually a big improvement. I'm able to do an interview right now or like I'm able to talk in front of a stage or in a crowd. So it's like a really lifelong learning for me. That's what I really admire about the journey. As well as the people I've met, like my sisters, the MUPH org, as well as my mentors from Aces and Queen. They became my family as well. So you used to model before. Who encouraged you to join Miss Universe Philippines this year? Well, it all started when I was still maybe 4 or 5. My mom really wanted me to join, but... The thing was, we were a really big family. We were like 5 kids, and my mom wasn't exactly working yet. So I didn't want to put the financial burden for her. Yeah, sorry. So like, I had to wait till I was financially independent, but I had a kid, so I couldn't pursue it anymore. Then they removed the civil status. That's when I joined, and I was financially independent. So yeah, I just had to wait for the right timing. That's nice that you still went for your goal, you went for your dream. Kahit na, of course, no, alam naman natin may unexpected twists and turns ang buhay, di ba? Pero I like what you said, Claire, that the pageant really helped you with your physical health as well, di ba? Mm-hmm. Kumbaga yung pasarela helped you with your posture. And honestly, sa ating mga nanay, after natin mga anak, na rumurupok yung mga buto natin. Pag ganun ako bigla. Di ba? Kaya ako din eh, rumurupok yung mga buto natin. Kaya maganda nga yung sinabi mo that you're also doing it for your well-being. And will we see you pa, Claire, join again? Can you still join? Yeah, I can still join. And I'm actually planning to join again this 2024. We've been discussing it, me and my team. Wow, that's nice. But what can you say about, yung mga pagtanggap nila sa mga mother ngayon sa Miss Universe Philippines? I know it is diverse, but we do know 1969 Miss Universe Gloria Diaz also gave her opinion about it. Na sinasabi niya, separate pageant dapat, so on and so forth. And of course, syempre, entitled to their own opinion yung mga tao sa social media. Mm-hmm. Divided pa rin yung kanilang mga opinion. Ikaw bilang sumali, bilang kandidata, Inay Claire, anong mensahe mo sa kanila? Well, for me, I really appreciate the inclusivity right now in the pageant industry. What I'm just gonna say is that, since mothers already went through the hardest things in life, which is going through pregnancy, giving birth, I think it's just about right that they get to represent what a woman is. Because right now, they're also raising another person. And I think that's like
really empowering that they can manage to raise another person as well as have their own personal life, have their own career, have their own thing going on, take care of themselves while taking care of another person. And I think that's like a start for what a woman can represent in the bigger stage, which is internationally in the Miss Universe or in Miss Universe Philippines. So I think it's really nice that it's starting to get recognized that there's not just a single definition of what the woman is. Okay. So where's your child right now? Ilan taon na siya? Nanonood ba siya nung pageant? She's actually outside kasi she's at that stage where she's really loud and very naughty, but I think it's just her trying to figure out the environment. So she's outside playing. Ilan taon siya? She's 2.5. Wow, parang si Erin. Yan yung parang pinaka, 1 year lang yung ano ni Erin. Pinaka-challenging na phase. Guys, no? Oo, sana ka pag-graduate na ako eh. Pero ako, paano mo nababalanse? Kasi sabi nila, nakaka-distract daw ang boyfriend sa kandidata ng Miss You. Pero pag may anak ka na, mas nakaka-distract yun. Paano mo na-focus? Na, paano mo natatanggal yung, ano, yung hindi, magpa-pageant muna ako ngayon. Hindi ko muna iintindihin yung ingay. Well, for me, I don't really think of it as a hindrance. So like, it's just a bit of extra sacrifice that you have to do. So right now, sinasacrifice ko yung sleep time ko or like when I get home, diretso agad being a mom. And like, I'm really happy that my partner is super supportive. So like, there are times when during the pageant, my daughter got sick and my partner was the one who handled it. But he still updates me through text. So like, as much as possible, I used to an advantage technology. So like, I always text my partner. I always ask for an update. I always video call my daughter, even if I'm somewhere else in an event or like in training for the pageant. So it was just really more of time management at the same time, knowing your sacrifices. So like what I said a while ago, like I had less me time, more of me time with my daughter and my partner. At least yung partner niya. That's true. Supportive. Kailangan mo talaga ng strong support system. Kahit na school pa yan o ibang bagay yung pinagkakabala ng isang inay. Pero kay Inay Claire, it is pageantry. And honestly, nakikita ko nga sa sinabi ni Inay Claire, no? Kasi super nanay. Ang nanay super talaga. So, alam mo, nama-magic natin yan. Totoo. Diba? Paano mo nagawa? Hindi ko rin alam. Diba? Pero, andito na ako, nag-top 18 ako, and napakagaling nun. Nakaka-proud ka, Inay, Claire. Pero ikaw, if you have any constructive criticism or tips para sa pageantry when moms join or mismong sa Miss Universe organization in Philippines or kahit sa anong pageantry na mag-accept din ng mga mom, what can you give para mas mag-improve pa sa next time na sumali ang mga inay? Well, this is actually my first ever pageant. I've never joined any previous pageant. So, when I joined Miss Universe Philippines, they were actually very understanding and welcoming in terms of my status as a mom. Also, the two other candidates, which is Eileen and Jomie. So, there's not really much that I'm gonna ask for constructive criticism because they were actually very understanding. That's when nice. We had to like leave early, we had to prioritize our own children first. They'd understand. So, it's like, it's just really, it was a good experience because for me, so I don't really have anything to say because like what I said, they were very, very understanding in our like situation as parents as well, not just a beauty queen. Like, we also had to take care of our own children outside of the beauty pageant world. That's nice! Ang ganda ng hubog ng katawa. Oh, ano naman, katawan. Oo, anong advice mo sa mga inay naman na nagsastruggle dun sa kanilang changes sa kanilang body? Paano nga ba maibabalik yung kanilang katawan dun sa, sa kanilang katawan nung dalaga sila? Meron pa bang pag-asa? Yes, there's hope. It actually took me 2 years to get back to my old body. Because like, when I gave birth, I tried to enjoy muna the postpartum stage. So I just kept eating, enjoying myself. I was more of like, just a couch potato eating in the couch. But when I started pageant... May exercise ba? May special cream ka ba na pinahid? Para, kasi
kita naman natin, wala talagang stretch marks. Ang ganda. Oh no, I have stretch marks of, in my belly. Pero yeah, really obvious. Hindi, pero kahit na may stretch marks siya, beautiful yun. Kaya nga, tsaka parang tight. Oo. Diba? I wanna say thank you to my fitness coach, Papa J from ACES. He really, really helped me. Like, grabe. I remember, snatch, girl! There were days where I was giving up in his training, but he really kept pushing me. Like, it was hard at first because my pinaka weakness in terms of working out was stamina and cardio. So, like, just a little workout with HIIT or, like, jogging, I'm already, like... Lupasay. Ayaw mo na. Yeah, I'm dead na. I can't anymore. But he really just kept pushing me. And I really appreciate also my other mentors. And the Mama Mikey, Tata Yo, they just... It's also... the support system you get, like the words of encouragement, really help you to go further and go beyond your capabilities. So I'm really thankful for the people behind the curtain who helped me and transform me to be that woman right now in the picture. Wow! Totoo. Wow! Inay Claire, congratulations again. And we'll see you next year sa Miss Universe Philippines. Maraming salamat. Claire Dacanay. Shoutout kay John Kui. Trainer ko rin yun nung binibini. Oo, nako. Hello. Oh, pero inay Pat, wag mo anuhin yung mga inay kung nasa ang stage sila na kanilang postpartum. Dahil any stage is beautiful pag nanay. Well, ako naman kasi, nanggaling ako sa beauty pageant. Oo, alam mo kung ano hinahanap nila. Itong si Claire ay magandang inspirasyon para sa akin. Para go. Mali mo pa din pa sumali. Age limit kasi, friend. Age limit pa kasi. Di ba dati yun yung parang sinagot nung isang kandidata na dapat yun yung tanggalin? Hindi. Ako naman, naiintindihan ko yung age limit na yun kasi talaga naman mas madaling magpapayat kapag bata ka. Oo. Pero hindi marami nang sumasali na Di ba si Arnaz Sandu? Inangat na nga nila to 32 eh. Pwede na yun. Hindi, pero yung sinasabi sa pagawa payat, si Arnaz Sandu, body positive siya. Hindi, pero nung nanalo siya, payat siya, friend. Oo, hindi ka pwede manalo ng sobrang di ba? Hindi mo rin alam yan kasi si Miss Canada, nag-top siya. Saan? Si Ciara Burchell sa Miss Universe, di ba? Na inaano rin niya. Sorry. Baka mabash ka. Mababash ka ng inay Pat. Sorry. Pero sarili ko yung opinion. Medyo Gloria Diaz kasi yung trainer ko dati. Oo. Makaluma pa si inay Pat. Pasensya na, guys. Pero ganun yung standard namin dati. Anyway, highway. Okay, maglilipat ng channel. Yes, pag-uusapan pa natin isang fun activity na pwedeng gawin ng pamilya ngayong linggo. Magbabalik ang inay ko po. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo, 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool litan with GSM Blue Cool Litro. Drink responsibly. Sabi nila, know your worth. Bago magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Kaya ako, mag-iipon ng pag-ibig para sa sarili ko. Pag-ibig Regular Savings. Up to 25 times more ang kita ng Pag-ibig Regular Savings versus other savings accounts. At ang contributions mo, ipon mo. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig Regular Savings. Top up na! Coco Martin po, ang tansan ng Cobra with ImmuniPlus. Gawin natin... Over 50 million worth of prizes ang pwedeng mapanalunan sa Cobra Panalo sa Lakas Under the Crown promo. Bumili lang ng specially marked Cobra products. Hanapin ang code sa ilalim ng yellow tansan at i-submit sa official Cobra Facebook Messenger. Visit Cobra Energy Drink on Facebook for details. Panalo! Promo runs from April 1 to June 30, 2023 for DOH FDA CFRR permit number 0580 series of 2022. Panalo sa Lakas Under the Crown promo. Totoong balita, totoong kwento, 92.3 Radyo 5 True FM, True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update.
Panibagong kaso ang kinahaharap ni na dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag at dating Bucor Spokesperson Gabriel Chaklag. Kaugnay ito sa umano'y pagpilit sa correction officer ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City, Palawan na lumagda ng dokumento na nagsasabing walang nangyayaring shooting incident sa pagitan ng dalawang Bucor personnel sa pasilidad noong March 2020. Inirekomenda ng DOJ prosecutors na sampahan sina Bantag at Chaklag ng grave coercion. 6 na buwan ang nakalipas nang magreklamo ang 6 na jail guards ng torture, grave threat, grave coercion, oral defamation at obstruction of justice laban sa dalawang opisyal. Dawit din sa kaso sina dating Bucor Deputy Security Officer Superintendent Ricardo Zulueta, jail guards Jefferson Bonas, Victor Pascua, Bayani Aliaga, Rose Marie Cachon, Joel Arnold, Canoy Latot, Avi Aquilit, Edgar Angeles Jr. at Michael Marzan. Ayon sa mga complainant, pinagbantaan sila noong dahil sa pagbubunyag sa assets ng Bucor. Inilipat din sila sa ibang piitan at sinaktan din umano ni Bantag. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita. Totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Nawit sa biyahe? Pagod pag uwi sa bahay? Nananakit na katawan? Pang-relax bago matulog? Mag-spa time ka with Supercent Oil Spiromatic. Spa-like experience anytime, anywhere, for everyone. May relaxing lavender scent. Ramdamang nanunoot na ginhawa sa bawat pahid at hagod. Nakakatulong pampawi ng pananakit ng katawan. Pangtanggal ng stress at pagod. Supercent Oil Spiromatic. Sarap at ginhawa ng spa. Kasyang-kasya sa bulsa. Methyl salicylate plus camphor plus menthol plus eucalyptol is the generic name of Supercent Oil Spiromatic. If symptoms persist, consult your doctor. Sabi nila, know your worth. Bago magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Kaya ako, mag-iipon ng pag-ibig para sa sarili ko. Pag-ibig Regular Savings. Up to 25 times more ang kita ng Pag-ibig Regular Savings versus other savings accounts. At ang contributions mo, ipon mo. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig Regular Savings. Top up na! Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, in Mega Manila. 25,000 watts of true broadcast quality. Mas pinalakas, mas pinalawak, mas pinalinaw na tunog ng AM sa FM. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo! Nagbabalik ang inay ko po. Nako, sino naman kaya ang ating winner para sa libreng photoshoot sa bida nating inay? Oh my gosh! Naku, drum roll na ba natin drum yan? Drum roll, please! And the winner is... Jane! Jaychelle Lucena! Alright! Ayan! Hashtag, ito kasi sinagot niya sa ating last entry. Hashtag... Bida si inay, thank you sa aking bidang-bidang mommy, Christina. You deserve nothing but the best. Kasi ikaw ay best mommy. We are grateful to the Lord for giving us a mother like you. Salamat sa pag-ibig mong walang humpay noon hanggang ngayon na malalaki na kami at may sarili ng pamilya. Mahal ka namin, ma. Congrats! Aww. Congratulations! At para i-claim ang inyong prize, mag-send na po sa chat ng 1PH Facebook page ng inyong address at contact details. Oo. Ayan. Maraming salamat, Ace All Color Exposure, sa inyong generosity. Ayan. God bless. Maraming salamat. Don't worry, maghahanap pa kami ng ibang ipamimigay sa inyo mga inay every week. O, diba? Kung ano man yan, alam mo, inisip ko nga pampa-beauty dahil ang dami lumalapit sa atin pampa-beauty, ibigay na natin sa kanila yan. Ibigayin nyo na. Ayan, so abangan nyo yan mga kapatid, ha? Alright, so eto naman sa mga naghahanap ng fun activity for the whole family, isama nyo na po ang event na ito sa inyong listahan. O diba, pangalan pa lang ng event, napaka-colorful na po. Ito yung Color Run 2023 for Education. So, malapit talaga ito sa puso nating mga inay. Totoo yan. Sabi nga ni Michelle D, diba, ito mag-empower sa lahat. At mag-enjoy kayo, kakatakbo. Makakatulong pa kayo sa mga kapatid natin at mabibigyan sila ng
mas maayos na edukasyon. At para ipaliwanag ng mas mahusay ang colorful event na ito, makakausap po natin ang organizers ng Color Run 2023 for Education. Let's all welcome Miggy Marty, co-chairman ng JCI Manila. Miggy, parang ang dami niyong co-chairman. Nakailang co-chairman na akong kinausap. O, diba? Pero marami nga kayong co-chairman na gumawa nitong Color Run Manila. Yes. Wow! So, what are we gonna expect? Parang malapit na ito, ano? Actually, tomorrow na to. Oh my gosh! Linggo! Oh, linggo. Mag-cram na kayo, guys, ng application. Ay, hindi, pero masaya to. Kasi ito kung wala pang naiisip yung mga pamilya natin at yung mga inay natin for Sunday, diba? What can they do? Actually, yung ano, they could run sa event na to. As in, talagang fun run. Ito yung fun run talaga. Gano'ng kalayo yung tatakbo? Meron siyang 10K, 5K, and 3K na mga nakaset na. Okay. So, yun. Actually, more on ano to eh. Kakaiba to kasi yung pag tumatakbo ka, may, di lang siya takbo eh. As in, may colors na sumasabog sa'yo habang tumatakbo ka. So, it's fun for kids, for family. Yan, how young man. Can you join dun sa fun run? Actually, mga 5 years old to pataas na. Ay, pwede. Pwede. Kahit preschoolers. Uh-huh. Wow! Fun yun yung anak ko, mahilig sa mga rainbow blast. Hindi, pero itong Color Run, ilang taon na ito, di ba? Na talagang every year, iba-iba yung tinutulungan ninyo. Yes, oo. Actually, nag-start from 2017. Mm-mm. Tapos yung last, yung 2019. Tapos yun nga, nagka-pandemic. Okay, so na-pause. So pause, tapos ayan, ito yung comeback ng Color Run. Wow! So malaki ito! Oo, sobrang laki nito. At napakalaki rin ang tutulungan ninyo. Can you talk about that? So yan, yung proceeds nito would benefit the school in Nampikuan, Nueva Ecija. Aha. Oo, okay. Nampikuan, Nueva Ecija. So actually yung school na to is all mga nasa 40 years na siya, 40 years old na yung school na to. So when nag-visit kami doon, yun nga, hindi na maganda yung itsura ng school, medyo actually sira-sira na. So we decided to help the kids doon kasi pag umuulan at tumutulo yung mga bubong yung tapos syempre ano na hindi syempre hindi siya makaaral maayos. Hindi siya makaaral nang maayos eh. So yun, nag-decide kami na doon namin i-focus yung ano kasi mas makaka-benefit pa yung mga 250 students yung makaka-benefit noon eh. How do you scout kung ano yung tutulungan ninyo each year? It depends sa ano eh, sa area. May mga tinitingnan kaming mga ano talaga, mga beneficiaries na talagang deserve talaga nilang matulungan talaga. Saka depende talaga kung ano yung status nung mga tao, okay. Diba? And how many joins Color Run every year? Ilan yung expected natin this year and how much yung expected natin ma-raise for our beneficiary? Ngayon mga nasa ano na tayo, 3,500 na tayo na ano eh. Uh-huh. And plan namin ma-raise is up to 1.2 something. Million for them. Wow, that's such a ano substantial amount. Yes. Uh-huh. Grabe, nakakatuwa naman ito. Alam ko maraming mga celebrity rin ang sumasali rito at napaka-instagrammable. Yes. Sino pwede nilang abangan sa Run Tomorrow? Maraming mga celebrities nga nag-ano. I think nandun si Enzo Pineda, si Ma'am Carla Estrada, ayun yung mga ating yun. Ano, si Mama Carla ng face-to-face. Si Enzo daw, pag nagtitraining dun sa bahay nila malapit, naghuhubad pa daw ganyan. Ako, baka maghubad bukas si Enzo. May bagong show siya. Congrats. Ganun siya, pa ata siya. Ganun siya, pagpawis daw siya, tatanggalin na niya yung t-shirt niya. Naku, abangan niyo yan, guys. Pero paano yung ulan bukas? Parang yung weather forecast natin, may baka cloudy. Anong gusto niyong i-advise sa ating mga sasali sa Color Run? Well, ano pa rin eh. Rain or shine, it's still ano eh. Fun pa rin yan eh. Kasi syempre, refreshing pa rin. Actually, refreshing ngayon pag umulan eh. Ang ano lang, maingat na kasi mga madulas. Yun pero, nga. Ano pwede ikabit sa sapatos para hindi ganun kadulas? Actually, siguro yung sugar na malagkit or something. Pero kasi, I mean, hindi naman siya competitive run eh. Oo, fun run siya. Fun run naman siya. So, if ever, pahinga ka lang saglit. Tsaka yung iba parang nagbe-brisk walking lang. Yung gusto nila na may experience
yung may sumasabog na. Yung iba nga baka nag-aabang lang, inaantay lang yung dulo para sumabog na yung mga kulay. Oh. Sa dulo lang ba yun? Akala ko habang, di ba? Actually, may mga faces rin yun. Ah, ganun ba? Ah, okay. May faces siya, tapos doon inaantay yung mga kulay. Yung pinakamaraming kulay sa dulo. Sabay-sabay. Yes. Nakakatuwa. Sa mga gustong humabol sa registration, saan po sila mag-register? Actually, to be honest, sold out na yung OMG! Sa susunod. Wait lang, so ang pinopromote lang natin dito dahil tutulong kayo. Oo. That's nice! Congrats! Yes. Tapos yung susunod ay? May susunod. Actually, meron pang ano, baka this year, abangan na lang nila yung susunod na ano this year. Ayan, guys. Wow, kasi that's gonna be twice a year. Oo. Twice a year. It depends. It depends pa rin kung ano yung ano na. Yung logistics. Na, pero ngayon, sa logistics ngayon. Magkaiba pa ba yung JCI Manila dun sa JCI Bohol? Or actually, JCI yes. Magkakaiba yung hindi JCI sila nagsasama. I mean, yung mananalo dito, hindi mag-compete against dun sa JCI Bohol na. Ay, hindi. Hindi walang ganon. Wala naman. Okay, akala ko parang. Akala ko Miss Universe yung parang. Hindi na naka-move on, Mars. Hindi ka na naka-move on. Hindi kasi si Pauline, siya. Active siya sa JCI Bohol siya eh. Hi, Pauline. Love you. Hi, Press. Ayan. So, guys, puno na daw ang registration. Humabol kayo sa susunod na fun run. Pwede pa rin naman manood. Oh, pwede pa rin naman. How to support, especially yung mga, gusto nyo ring tulungan. Magandang tutulungan ito. Actually, pwede pa rin, you could call us at GCM Manila. So, pwede namin isabi ano yung pwedeng support doon. Actually, okay. Pwede rin manood doon if ever kung gusto nyo makita yung mga ginagawa ng GCI Manila. Yan, pwede rin. And then, yung mga gusto namang sumali sa GCI Manila, ano ba to? Invitational siya? Actually, invitational siya eh. Okay. O, i-friend nyo daw si Sir. Ay, nila pangalan kayo. Ni Miggy. Oo, di ba? Add nyo na ako, guys. Huwag na natin yung buong pangalan ni Miggy. Sabi, mamaya biglang marami na mag-DM sa kanya para sumali. Ano bang benefits ng JCI? Sa kanya, ano benefits? More network siya. So, paano ka naging candidate? Ako? Well, curious na yung mga inay. Ano lang, na-invite lang ako kasi, Nani for a cause na may actually may nakilala ako na kasi I do charity works rin eh. So sabi sa akin na bagay ka dito, try mo. Tapos yun. Tapos nung na-try ko, mayroon sa mga community services. Tapos syempre yung network yan, lumalawak talaga. Totoo 'yun. Oh, DM niyo na ha. Alam niyo na ang pangalan ni Sir. Ano ka ba? May invitation nga. Pero alam mo, thank you for guesting and thank you for shedding a light on the charity that you would want to help. I mean, it's not honestly kahit na sold out na 'to, hindi niyo may makilakan ng malalaking event para tumulong sa tao, 'di ba? Talagang just keep that going like you guys. And thank you so much Miggy of JCI Manila for joining us. Maraming salamat. Syempre hindi mo ipopromote yung JCI Manila kasi nga by invitation siya, 'di ba? So hindi ko sana promote. Ayan, ito na po si Miggy ng JCI and congratulations sa inyong color run para bukas. Congratulations in advance. Thank you po. Thank you. Thank you, Miggy. Thank you. Eto na mga inay, break muna tayo ha. Mamaya pag-uusapan naman natin yung pagiging safe sa kalsada kasi Road Safety Month na. Diyan lang kayo, magbabalik ang Inay ko po. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan, 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ngawit sa biyahe, pagod pag-uwi sa bahay, nananakit na katawan, pang-relax bago matulog, mag-spa time ka with Supercent Oil Spiromatic. Spa-like experience anytime, anywhere, for everyone. May relaxing lavender scent. Ramdamang nanunoot na ginhawa sa bawat pahid at hagod. Nakakatulong pampawi ng pananakit ng katawan, pangtanggal ng stress at pagod. Supercent Oil Spiromatic. Sarap at ginhawa ng spa. Kasyang-kasya sa bulsa. Methyl salicylate plus camphor plus menthol plus eucalyptol is the generic name of Supercent Oil Spiromatic. Aromatic. If symptoms persist, consult your doctor. Discover Chawanu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush.
Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Dunkin', pasalubong ng bayan. Coco Martin po, ang tansan ng Cobra with ImmuniPlus. Gawin nating over 50 million worth of prizes ang pwedeng mapanalunan sa Cobra. Panalo sa lakas under the Crown promo. Bumili lang ng specially marked Cobra products. Hanapin ang code sa ilalim ng yellow tansan at isubmit sa official Cobra Facebook Messenger. Visit Cobra Energy Drink on Facebook for details. Ah, panalo! Promo runs from April 1 to June 30, 2023 for DOH FDA CFRR permit number 0580 series of 2022. Panalo sa lakas under the Crown promo. Sabi nila, know your worth. Bago magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Kaya ako, mag-iipon ng pag-ibig para sa sarili ko. Pag-ibig Regular Savings. Up to 25 times more ang kita ng Pag-ibig Regular Savings versus other savings accounts. At ang contributions mo, ipon mo. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig Regular Savings. Top up na! Sa May 22, makikipagsabayan na kami. Mga balita para sa may alam at may pakialam, ihatid namin sa bagong oras. Balitang Frontline. Balitang Primetime. Balitang Frontline. Balitang Primetime. Frontline Pilipinas. Sa bago nitong oras, simula May 22, Lunes hanggang Biyernes, 6:30 p.m. dito sa TV5. Discover Chawanu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ngawit sa biyahe, pagod pag-uwi sa bahay, nananakit na katawan, pang-relax bago matulog, mag-spa time ka with Supercent Oil Spiromatic. Spa-like experience anytime, anywhere, for everyone. May relaxing lavender scent. Ramdamang nanunoot na ginhawa sa bawat pahid at hagod. Nakakatulong pampawi ng pananakit ng katawan, pangtanggal ng stress at pagod. Supercent Oil Spiromatic. Sarap at ginhawa ng spa. Kasyang-kasya sa bulsa. Methyl salicylate plus camphor plus menthol plus eucalyptol is the generic name of Supercent Oil Spiromatic. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome back sa Inay Ko Po. Hindi biro-birong usapan ang mga insidente ng banggaan sa daan o kaya naman yung mga nasasagasaan. Oh, correct. Dahil buhay ang nakataya. Diba? Talaga. Actually, isa yun sa mga anxiety ko. Kaya ayoko nagmamaneho dahil 'di ba alam naman natin gaano ka-aggressive ang ating mga driver that stems sa pag-uugali ng mga Pilipino. Oo, saka, yung mga ayaw nila dun gumamit sa pedestrian lane kasi ang layo. Pero buti nga yung makabagong henerasyon ngayon, mas professional na talaga when it comes to driving at nagiging mature na talaga sa daan. Kaya alam mo, nandito tayo para pag-usapan ng road safety. Kasama natin si Ms. Jofty Villena, board member ng Center for Policy Studies of Advocacy and Sustainable Development. Hi, ma'am! Good morning! Hi! Good morning! Oh, eto na, para naman talaga sa kalami ng mga inay natin, ano, at mas anong ang mas akmang tawag ay road crash accident and not accident. Ano po yun? Oh, incident versus accident. Ano po pinagkaiba? Road crash incidents kasi hindi siya aksidente. All road crash incidents are preventable. Lahat po, kaya nga po natin siya ngayon pinag-uusapan ay para mabigyan ng paalala at reminders ang ating mga nanay kung paano alagaan din yung ating mga anak, lalo na kung nasa kalsada po sila. So, kasi kapag aksidente, wala kang dapat sisihin, kundi wala. Hindi mo pwede sisihin yung nakabangga sa'yo o ikaw mismo. Pero sa totoo lang, lahat ng ito, lahat ng bagay na ginagawa natin sa kalsada ay kaya po nating i-prevent. So, it's not an accident. Oo, so, huwag natin antayin maging accident. Diba? Oo, parang yung mga nakikita mo ngayon, diba, gano'ng katangahan talaga yung nakikita mo. Sabay silang, talagang gusto mag-collision eh, Mars. Nakakaloka. So, sa latest data ba, ma'am, gaano karami ang natalang kaso ng road crash accident or incident? Incident. Incident yan. Muna tayo. Oo.
So, ang natala po, based dun sa ating 2021 data, is around 11,096 na mga namatay dahil po sa banggaan sa kalsada. So, accident so, whatever na yun? Reason, yes. Po? Accident na. Road crash incident pa rin ang tawag natin. Hindi siya talaga accident, hindi pwedeng tawagin aksidente. Kasi po, nagkamali po eh. Either nagkamali yung taong nakabangga, o yung nabangga, or yung problema ng ating roads, ng sasakyan, lahat po yun nagmamatter kapag po tayo ay nag-figure in sa isang road crash incident. I have a question, yes, ma'am. Itong 11,000 yes na sinasabi nyo, is it NCR only or is it whole Philippines? Whole Philippines na po yan. That's the latest data. Okay. And yung pong namamatay sa kalsada ay karaniwan yung mga from 15 years, actually bata, children, and then 15 years old to 30 plus years old. Kasi ito yung mga active sa kalsada. Ito yung mga nagtatrabaho, gumagamit ng sasakyan, nagmamaneho, nagko-commute, naglalakad sa kalsada. So these are the people na nag-figure in talaga. And many are males. Mga kalalakihan, kasi kadalasan po sila yung nagmamaneho, specifically, kunwari, motorsiklo. Itong motorcyclists, pedestrians, and cyclists po, ayan ang most vulnerable road users natin. So ma'am, ano and po children masasuggest nyo na dagdag training sa mga tumatawid sa school? Ano po kaya ang pwede nating training na isagawa para maturuan natin ang mga bata paano, saan dapat tumawid, paano nga ba ang gagawin kapag may motorsiklo? Ayun. Sige, actually, meron na tayong mga ilang good practices dito, no, sa Metro Manila na magaganda yung school zone perimeters nila. Ibig sabihin, dun sa bungad na eskwela, yung buong circle na eskwelahan, safer zones na siya kasi nga dahil sa nagkakaroon ng mga pedestrian lanes at nirerespeto yung rules sa kalsada, no, ng mga pedestrians or where the pedestrians are. Sa school kasi, sa curriculum, alam ko may mga ilang efforts na po na nag-i-incorporate ng road safety sa kanilang subjects and courses, no, sa mga bata. So marami na pong gumagawa niyan and yun po yung itinuturo natin sa ating mga kabataan and also them being involved in different initiatives din. Natulungan yung mga kaklase nila sa tamang pagtawid sa daan, left, right, you know. At yung nakikita mo niyang zebra lane, yan po yung dapat na marami sa eskwelahan, nakapaligid po sa eskwelahan. And yung mga pangpabagal na mga cones na nakikita po natin. So yun po, at saka humps, those are the things na dapat nandoon sa parameters ng eskwelahan. Kasi ang isa sa number one killer po ay ang speed, no? Speeding. Kapag meron po kasi nakalagay na 20 kilometers per hour na speeding, dapat yung speed pala na isa sasakyan. Pero minsan, hindi po yun talaga nasusunod. Kumbaga, para nagpapatintero po yung true taong tumatawid at yung sasakyan. Actually, tapos dito pa, ang daming hindi nakakaintindi ng pedestrian. Kailangan pag nakita na yung pedestrian at may tatawid, bibilisan pa nila. Nakakaloka, yes, di ba? Para masindak yung tatawid. Dahil hindi ganun. Hashtag share the road nga tayo, di ba? Pag-usapan natin, nag-improve na rin po ba tayo, ma'am, pagdating sa pag-share ng road sa bikers, e-scooters, at yung mga motor? Anong take nyo dyan? Siyempre, nakikita naman po natin sa news na medyo malayo-layo pa tayo doon, no? Kailangan pa rin na matinding enforcement, matinding following of the road safety rules. Kasi kahit na may lane tayo sa motorcycle, kahit may lane sa bicycle, minsan, yung kadalasan, yung ating mga ibang sasakyan, mga four-wheelers na mga sasakyan, nandun, pumupunta pa rin sila sa gilid ng pedestrian, ano. Kumbaga, tumatabi sila, kino-occupy nila yung motorcycle or bicycle lanes. Mm-hmm. Kaya kadalasan, medyo merong skirmishes or nahihila, nakakaladkad yung bisiklista o yung motorcycles natin at nakakaroon, syempre, ng banggaan sa kalsada. So until such time that we learn to share the road and respect the pedestrian lane, medyo magkakaroon pa rin tayo ng mga ganyang klaseng incident sa kalsada. And dapat yan, deterrent kasi yung makakita ka ng enforcer sa daan.
hindi yung dahil nagpaparami sila nahuhulihin, kundi pag nakita na sila agad ng ating mga commuters and ating mga drivers and pedestrians, they have some respect sa road safety rules, no? At talagang susunod po sila. Kadalasan po minsan, hindi eh. Kahit na nga meron pang mga enforcers or yun nga, rules in the streets, hindi pa rin sinusunod. So, maganda rin yung ginagawa na LTO, na LTFRB, na nagkakaroon sila ng mga trainings, no? On road safety laws sa kanilang pag-renew ng mga licenses. Alam mo, isang napansin ko, ma'am, sorry to cut you there, ano? Yeah. Sobrang naging strict na tayo sa driving school, di ba? Kaya umu-okay na rin talaga at nagmamature na nga yung ating mga ride, mga driver sa kalsada. Ang problema natin yung mga motor. Parang, hindi mo alam eh, parang pinabili lang ng suka, nagmotor na hanggang probinsya eh. Ganun na yung nangyayari, ang tigas ng ulo ng iba na talagang gumigilid, sumisiksik. Ano po yung ginagawa nating mga efforts in this part para tumalino lalo ang ating mga rider ng motor? Actually, yung motor mo, hindi na sa batas kung susundin talaga natin, strictly speaking. Nakakalungkot yung hashtag pwedeng... kung susundin talaga natin. Oo. Dapat hindi susunod. Kasi pwedeng, oo. Kasi hindi talaga pwede kahit saan sumisingit si motor. Ano, meron lang lane kung saan sila dapat. Kahit ano sitter mo sumingit ng motor, may sumisingit eh. Yes, kaya magugulat ka sa tabi mo, sa passenger side, meron ng motor. No, na hindi mo nakita, bigla na lang sumingit. Eh, and that's the strength na sinasabi nila na meron sila. Kasi they can get to the destination in no time, no, mabilis. But it's not always fast eh. Kasi you always think of safety. Kaya ako din, paigtingin pa rin natin yung may tinatawag na safe system approach, no? Yes, we are training the drivers, but also yung enforcement pa rin. Dapat matindi pa rin yung enforcement ng ating LTO, LTFRB, at talagang stick to sa pagpapatupad, no? Walang lusot dapat. And aside from that, yung mga streets din po natin, lagi din natin i-update. Meaning to say, yung mga motorcycle lane, yung ating mga bicycle lane, palagi dapat sanang kitang-kita yung demarcation line, no? Kung anong man yung nakalagay dun sa lane na yon, para to see na ito pala ay pang pedestrian, pang motor, pang bicycle. Dapat yun panatilihin pa rin na lagi natin in-update or kinokonstruct ka ng mga bagong infrastructure that would help or segregate some of, there's some segregation line sa ating mga roads. Sa side, so yun po yung tingin ko. Oo. Sa side naman po ng mga tatawid at yung mga tayong mga pedestrian, ano pong mga magandang reminder naman po? So, dahil meron tayong ilang mga pedestrian lane, so always respect the pedestrian lane. Laging tumawid doon sa tamang tawiran. Ano? I know na medyo... True! Isa pa yan! Naku, gusto natin shortcut, dahil may tumatawid sa EDSA, naloloka ako. Hindi, tsaka kahit hindi sa EDSA. Dapat kinukulong na yun eh. Yung mga minsan sa mga iskinita ganyan, na dumadaan din yung mga sasakyan, naglalaro yung mga bata doon sa kalye. Parang siesta, extension ng kanilang bahay. Totoo, parang hindi sila tumatabi, walang takot. Tapos pag naano mo, nasanggi mo ng konti, kasalanan mo. Kasalanan mo pa, diba? Bakit sila, diba? Parang basic yun, ituturo yun sa school na kapag may sasakyan, tabi tayo. Kahit na malapit yung bahay mo dyan sa pinaglalaruan nyo ng basketball, daanan pa rin yan. Humanap ka ng basketball court. Totoo. Actually, kasi yung sa pag-aaral din namin, yung mga bata, wala kasi silang sense of safety kapag maliit pa sila. They think that the roads are their playground. Mm-hmm. So, syempre, tayong mga magulang, mga tito-tita, ninang, dapat yon kung nag-reveal ang school dun sa aspeto na yon, sa ating tahanan din, dapat itinuturo din natin yan. Lalo na yung tumatawid sa mga blind spots. Nako, hindi nila makikita yung sasakyan, yun pala, nandiyan na. Totoo. So, I know that there are some issues about ang taas-taas ng mga overpasses para sa mga ilang elderly and ating persons with disability. Tapos, yun, again, actually, isa pa ha, may mga butas pero walang elevator. Totoo. Ano to? Yung totoo. Bawal. Yung totoo, Mars. Saan yung elevator? I'm sure may budget yan. Saan napunta? Yes. Tsaka yung isa pa, di ba? Totoo, bukod sa mataas siya,
totoo na parang bawal ba maging ano dito with special needs, 'di ba? Kung paano ko nakakrutches ako, aakyatin ko parang isang buong building. Dapat may ramp yun eh. Totoo yan. Oo, that's right. Yun po sana, yun yung mga infrastructure pa siguro na kailangan din natin i-ano pa, i-improve, no? Para hindi po tat, kasi talaga may pag-aaral po na kapag merong pedestrian at grades, at ground level, at saka yung overpass, either, or kahit walang pedestrian lane, ang dadaanan talaga ng mga tao shortcut, hindi yung overpass na pagtataas-taas. So, kung gusto natin na hindi tamarin yung mga tao. Heaven na yung overpass, dai. Tsaka hindi gumagana yung billboard na ano, walang ano, tawirang nakakamatay. Kasi parang may tumatawid pa rin kahit nakakamatay. Oo. Kaya dapat yung mga, yung attitude natin, behavior na gusto nilang mabago sa atin, there should be mechanisms of action. Meaning, para masunod ko yung mga rules nyo, dapat bigyan nyo rin ako ng mekanismo para kusundin yon. Kagaya nun, sabi nyo, so elevator. So ano dito? Oo, it's a broken system. Yun. Yeah, kaya, alam mo, elevator, ramps, let's improve on that more. Pedestrian lanes na at ground level pa rin. Yun pa rin talaga eh. Kahit sa ibang bansa, sa mga first world, wala ka naman masyado magkitang overpasses eh. There are many pedestrian lanes at ground. Yeah, that's true. Yun talaga yun eh. And then, yung respeto din sa bawat road user, no? Oo. As we share the roads, let's respect each other's spaces. Grabe, nandun pa rin so, tayo, yung, no? Oh, pero manifest natin yun. Kailangan pa rin natin talaga pag-usapan yan. Maraming salamat, Ms. Jofty Villena. Mahaba-haba ito. Si Ms. Jofty po ang board member ng Center for Policy Studies and Advocacy of Sustainable Development. Maraming salamat po. Ang init-init ng mga topic natin today. Very controversial. Topic talaga ng road safety. Dahil manggigit-git ka talaga. Oo. Pareho namang sides. Alam natin yung mga hinaing, no? So, guys, kung meron kayong gustong i-share sa amin, ibahagi nyo lang ang mga topics and concerns nyo na pwede pag-usapan. Lahat ng comments nyo ngayon sa episode natin ito, babasahin po namin yan. At, syempre, tumutok lang sa amin dito sa 1PH. Pati na rin sa TikTok and Facebook, ha? Of course. Nandito rin kami sa 92.3 True FM tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kami po ang 1PH Tere Servicio para sa Pilipino. Ako po si Pat Fernandez. Ako po si MJ Marfori. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting magulang. Para kahit may problema hindi ka mapapa, inay ko po.